Magandang araw sa inyong lahat. Noong Biyernes, nagsimulang kumalap ng donasyon ang tanggapan ng pangalawang Pangulo kasama ang kaya natin para punan ang mga pagkukulang sa personal protective equipment o PPEs ng ating mga frontliners. As of 9 a.m. ngayong araw, 17.3 milyon pesos na ang nalikom sa magkahalong pondo ng aming opisina at mga donasyon. Katumbas ito ng 2,433 frontliners na mabibigyan ng PPEs para sa 15 araw ng pagtatrabaho at iba pang ayuda para sa kanila. Kahapon, nakapagpahagi na tayo sa mga frontliners sa mga ospital tulad ng San Lazaro Hospital, Philippine General Hospital at UP National Institutes of Health sa lungsod ng Maynila. Nagsagawa din tayo ng distribution sa Lung Center of the Philippines, Philippine Heart Center, Quirino Memorial Medical Center, Philippine Orthopedic Center, Veterans Memorial Medical Center, at East Avenue Medical Center sa Quezon City. Hindi madaling makahanap ng supply sa mga panahon ngayon. Kaya't kung may mga kakilala kayong supplier ng PPE, malaking tulong kung ipapaalam ninyo sa aming opisina. Nagpasya rin kami na maglaan ng karagdagang pang 5.3 milyon pesos para makatulong sa pagbili ng mga extraction kits na kailangan sa testing. Ngayon ang unang araw ng pagpapatupad ng Enhanced Community Quarantine sa Luzon. Kahapon, binanggit ng Pangulo sa kanyang presscon ang mga hakbang upang maibsan ang magiging implikasyon nito para sa mga pinaka-apektado. Kinikilala at nagpapasalamat tayo sa karagdagang pasahod sa mga frontliners at ang panawagan sa pribadong sektor na ipauna ang 13th month pay ng mga empleyado, pati na ang moratorium sa upa. Magandang mga unang hakbang ito, at umaasa tayo na sa mga susunod na araw ay papandayin ng mga ahensya ang iba pang pulisiya para sa social safety nets base sa iba't ibang rekomendasyon kabilang na ang galing sa ating tanggapan. Base sa mga ipinatutupad na kilos ng gobyerno, malawakang social distancing measures ang prioridad. Hindi lang gobyerno ang kasali dito. Kailangan ng isang whole of society approach na tutuparin ng lahat. Mayaman o mahirap, nasa gobyerno o pribadong sektor, bata o matanda. Pero batid kong para sa marami sa atin, lalo na ang mga umaasa sa arawang kita, malaking sakripisyo ito. Ngunit nananawagan tayo sa lahat. Mahigpit nating sundin ang mga social distancing measures dahil gagana lamang ang strategiyang ito kung lahat tayo susunod. Nananawagan din tayo sa pamahalaan na ipatupad ang mga social safety nets upang gumaan ang pagdaraanan ng ating mga kababayan. Una, agarang pagbabahagi ng pantawid pamilya benefits, pensyon na matatanda at unconditional cash transfers. Magagawa ito ng hindi pinapapila o pinagsisiksika ng mga tao. Tiyako makakatulong ang mga lokal na pamahalaan sa gawaing ito. Ikalawa, pagkakaroon ng ayudang pinansyal para sa mga arawan ng kita na mawawala ng sahod sa panahong ito. Kabilang na dito ang mga naglalako ng paninda, mga karpintero, mga tricycle at pajak drivers at iba pa. Ang pakiusap nga po natin, magpatuloy sana ang daloy ng malinaw na impormasyon mula sa mga kinauukulan upang magkaroon ng tiyak at sapat na gabay ang bawat isa sa atin. Umaasa po tayo na sa lalong madaling panahon ay mailalatag na ang mas detalyadong plano para sa mga high-density areas kung saan hindi maiiwasang magsiksikan ng mga tao. Sa Kamaynilaan, marami ng mga ito ay nasa mga lugar na maralitang tagalungsod. Para sa mga lugar na ito, umaapela kaming isaalang-alang ang mga sumusunod na mungkahi. Una, magkaroon ng malinaw at espesipikong mga protocols para alam ng bawat barangay ang dapat gawin sa panahong ito. Ikalawa, i-prioritize na ang testing sa mga komunidad para mahiwalay na ang may mga sakit. Ikatlo, karamihan sa ating mga kababayan ay nakatira sa high-density areas kung saan nagsisiksikan sa isang kwarto ang buong pamilya. Ngayon pa lang, dapat hinahanda na ang mga isolation areas para sa mga nagpapakita ng sintomas. Ikaapat, bigyan natin ng espesyal na atensyon ang mga may edad,
siguruhin natin na nasa maayos silang kalagayan. Ikalima, dahil ang mga barangay officials ang magiging pangunahing mukha ng mga otoridad at maraming iaasa sa kanilang trabaho, dapat silang bigyang lakas, sapat na pagsasanay, kagamitan at resources upang maipatupad ang kanilang mga tungkulin. Ika-anim, magbahagi din sana ng sapat na kagamitan at kaalaman para sa mga frontliners, partikular na ang mga uniformadong hanay at mga health workers. Uulitin ko, protect the vulnerable and we protect the whole. Kailangan mamulat ang lahat sa katotohanan na maampat lang ang pagkalat ng sakit na ito kung aarugain ang lahat. Kaisa ako sa panawagan ni Pangulong Duterte na sumunod sa social distancing measures. Ngunit hindi pwedeng iwanan na lang ang mga maralita para asikasuhin ang sarili nila. Ukol naman po sa pagsasara ng pampublikong transportasyon. Malinaw na alinsunod ito sa social distancing measures na dapat nating ipatupad. Ngunit may mga detalye at pagkaklarong hinihiling ang pulisiyang ito. Paano po makakarating sa mga dapat nilang puntahan ang mga frontliners na walang sariling sasakyan? Paano ang mga empleyado ng mga drugstores o groceries? Paano madadala sa ospital ang mga nagpapakita ng sintomas kung wala silang sariling sasakyan? Nananawagan po tayo sa gobyerno na linawin ang patakaran o di kaya ay magbigay ng malinaw na alternatibo para sa mga nabanggit na sektor. Kaugnay dito, bukas ay magsisimula ang operasyon ng libreng shuttle services mula sa aming tanggapan para sa ating mga frontliners. Dagdag dito, pagtuunan din sana natin ang kalinga, ang mga kumakalinga sa atin mula sa frontlines. Magkaroon sana ng paghahanda upang masigurong hindi mapuputol ang serbisyong hatid nila sa atin kung aabutin sila ng pagod o kung sakaling mahawa rin sila sa sakit. Para naman sa pribadong sektor, alam ko marami sa inyong gustong tumulong. Halimbawa, maaaring gawin ito sa pamamagitan ng pakain o ayudang pinansyal sa mga barangay at komunidad. Uulitin ko po, social distancing ang strategiya, whole of society approach ang panawagan. Gagana lamang ito kung aarugain ang lahat ng lahat. Hindi po natin pwedeng iasa sa gobyerno ang lahat ng pagkilos sa panahong ito. Nais ko rin gamitin ang pagkakataong ito para ipaabot ang aking pakikiramay sa mga nawalan ng mahal sa buhay dahil sa COVID-19. Patuloy tayong nananalangin sa mabilis na pagaling ng lahat ng ibang may sakit. Alam ko na marami sa atin ngayon dumadaan sa matinding pagkabagabag, pagkalito, pangamba. May nag-iisip kung may babalikan pa silang trabaho, kung paano sila kakain nang hindi kumikita ng pambili, kung paano na ang kanilang mga mahal sa buhay. Batid ko na meron na sa ating nahihirapan ang humugot ng tiwala sa mga nakaupo sa pwesto. Ramdam ko na may namumuunang galit. Naiintindihan ko kung saan nagmula ang mga damdaming ito. Sa panahong ganito, nakatuon tayo sa ating mga pinuno para sa linaw at sa direksyon. Nagsisimula lamang umapaw ang galit at pangamba kung walang nahahain sa ating malinaw na direksyon, konkretong solusyon. Sinasabi ko po sa inyo ngayon, ito ang mata sa isa't isa. Sa mga naglaan ng pera para sa donasyon, sa kabila ng mga sariling pangangailangan, sa mga frontliners, mga doktor, nurses, mga sundalo, police, development workers, mga kasama natin sa barangay na hindi inaantala ang peligro. Sa mga siyentista na nagtatrabaho round the clock para marating ang mga solusyon. Halimbawa na lang ang mga taga-UP na nakagawa ng mga test kits para sa sakit na ito. Sa bawat isa sa atin na nananatili sa tahanan, nagtitiis, nakikiisa. We respond to the worst of times with the best in ourselves. Sa mga panahong ganito, tayo mismo ang magtatawid sa sarili natin. Tayo mismo ang pinakamatibay nating maaasahan. Tayo mismo ang pinuno ng ating bawat pagkilos. At palagi, itong bukal ng liwanag sa ating mga puso, ito ang susi ng pagtagumpay natin sa anumang hamon. Pilipino tayong kayang magkaisa. Pilipino tayong kayang makiambag. At Pilipino tayong kakayaning lagpasan ang pagsubok na ito.